at bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahala. Hi, magandang gabi ng Sabado sa inyo, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi. Welcome po sa ating regular updating, lalo na patungkol sa ating ilulunsad na 24/7 vaccination tomorrow. I-update po namin kayo. Again, sana po talaga ay lagi kayong ligtas at malusog ang inyong pangangatawan, sapagkat mga kababayan, nakita nyo po sa naitala ng DOH, patuloy na lumalaki ang impeksyon sa buong Pilipinas. No? At i-update ko kayo dyan mamaya. At yung ating vaccination. At syempre, yung mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, na senior citizen. No? Ako, may update na naman ako sa inyo. Maya-maya din. For now, please, kung kayo nanonood, yung mga kababayan nating OFW at immigrants, oy, kamusta kayo? Yung mga pinadala niyong pera, no? Ay tuloy-tuloy ang ating paggawain sa ating mga pabahay kanina. Nagano tayo, ipinarapol na natin yung mga aplikante, no, para makita nila yung transparency and there is equal opportunity. So, kaya sa inyo, ng mga OFW immigrants, maraming salamat. But for now, kung may kamag-anak kayo sa Maynila, at mga kababayan natin dyan sa Mindanao, sa Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon, at Metro Manila, na may kaanak sa Maynila, kung kayo'y nanonood, please do share. Help us inform them para mag-guide natin ang lahat at maging maayos ang bawat isa at bawat ginagawa natin together. No? For the meantime, let me begin with our COVID infection today. Meron po tayong 149 na bagong naitala at ito'y nagdulot ng pagkasawi ng dalawang kababayan natin sa lungsod ng Maynila. Kaya mag-iingat mga kababayan. No? At sa dalawang pamilya na taga-lungsod ng Maynila, nakikiramay po ako. At gabayan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Alam ko mahirap mawalan ng mahal sa buhay. Sa kabilang banda, salamat pa rin sa Diyos, 105 ang nakaligtas sa tiyak na panganib dulot ng impeksyon ng COVID-19. And I hope you can share your experience sa ating mga kababayan. Upang, o kaya, mahal nyo sa buhay nang ito'y kapulutan ng aral kung paano makaiwas ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala at kabarangay. Ha? Umabot na po sa 140,244 ang atin nabigyan ng libreng swab test sa lungsod ng Maynila. Ayan po ay mananatiling libre yung swab testing sa ating lungsod hanggat kaya po natin. Maibsan ko man lamang ang inyong gagastusin sa pagpapatesting o makapagbigay kami ng kapanatagan ng kalooban kung ano talaga ang tunay inyong nararamdaman. Kung kayo ba ay merong COVID o ito'y ordinaryong ubo lamang. No? Mga kababayan, sa anim nating ospital, 42% na po ang ating occupancy. Palaki na po ng palaki, no? Mga kababayan, kaya doble ingat. Nasa 88% naman ang occupancy rate ng ating bagong Manila COVID-19 field hospital. Ayan po, malapit na pong mapuno, no? Kaya hopefully, kaawaan tayo ng Diyos, kayanin natin lahat ang ito. Halos 12% naman po ang atin nasa quarantine facility. Yan po ang sitwasyon ng ating COVID ngayong araw na ito, Sabado ng gabi. No? Now, mga kababayan, let me share to you. Una, sa mga lolo't lola ko, no? Umabot po sa 31,655,500 pesos ang naipamigay ngayong araw na ito sa mga lolo't lola ko, nanay at tatay ko na senior citizen. Opo. Ito ay sa District 3 lamang, ha? O, yung District 4, ang tabayanan ninyo. Ha? 10,949 napaglingkuran sa District 3. Okay? O, so, may pera na kayo, mga lolo't lola ko, ha? O, bahala na kayong tipirin. At
may mabunot man lamang kayo habang ECQ. Napakahirap po ng buhay ngayong ECQ. Mga kababayan, meron lang ako isang sishare sa inyo. Ito yung mga pagsisiyasat na ginagawa natin at patuloy tayo nagsisiyasat para na sa ganoon, lagi nating mapaghandaan yung mga darating na araw at linggo. Lagi tayong handa sa Maynila. No? And I would like to share it to you about sino ba ang mga na-impeksyon, no? At ano ba sila, bakunado o hindi bakunado. In your screen, mga kababayan, yung City of Manila Hospital's patient. No? Ito po'y pinagsama-sama sa anim na ospital natin at COVID-19 field hospital. No? Makikita po ninyo, mga kababayan, yung aking linggo-linggo, araw-araw at buwan-buwan na panawagan na tayo'y magpabakuna sa lalong madaling panahon. Ayon sa niloloob ng mga ospital natin, no, 11% na mga na-infect na nasa ospital natin ay partially vaccinated. At 24% naman ang fully vaccinated. Ngunit, mga kababayan, nakikita niyo yung pinakamalaking pie sa chart, no, o sa bilog ay 65% unvaccinated. Ibig sabihin yan, 65% na infeksyon ay hindi bakunado. Kaya gusto kong maliwanag sa inyo bakit, at bakit ko gusto na kailangan magpabakuna tayo sa lalong madaling panahon. Kahit gaano kahirap pumila, kahit gaano kahirap ang dami, ang importante, mabakunahan ko kayo. Dahil ayun ay tiyak na proteksyon sa bawat batang Maynila. Proteksyon sa tao. Ayan po. Yan ay as of today, nakikita ninyo. At mga darating na araw, isishare pa namin sa inyo ang ibang data. No, gaano naman siya ka-epektibo, ha? Sa kapag ikay bakunado at gaano naman kasama, kung masama, kung hindi ka bakunado. Pero makikita nyo na ang trend, mga kababayan. Kapag hindi ka bakunado, malaki ang tsansa na ikay ma-infeksyon. Ayan po, nasa inyong screen. Ayan po ang nilalaman ng ating mga ospital sa ating lungsod. I hope maliwanag po sa inyo, nasa inyong screen. You can take the copy of that para magka-idea kayo why, bakit ba nangangampanya si Yorme ng bakuna. Ano ba talaga ang halaga? Ayan po, hindi na po pwede ikailaya. Kaya kahit na mahaba ang pila, mainit, umuulan, hindi talaga ako titigil. Kasi ito'y science. Hindi ito hula-hula. Hindi ito panapananaw. No? Hindi. Ito'y paggagawa ka ng desisyon at pulisya, lalo na usaping kalusugan, dapat science ang ginagamit. Kasanayan ng paano binabasa ang mga datos. No? Eh, mahalaga po yun sa pagdedesisyon. So, again, thank you very much sa ating mga barangay officials. No? Thank you very much sa tulong ninyo para sa ating bakunahan. Ha? Ay, alam ko, kayo malaking bahagi na tinutulong yan. At yung ating mga volunteers, mga doktor at nurses ng Manila Health Department at mga partner nating school. Okay? So, tomorrow, bakunahan. Ayon sa maigpit na bilin ng DOH, oh, kailangan po wala raw walk-in. Oh, sige, susundin natin sila. Eh, siyempre naman, ECQ. First time natin magbabakunahan under ECQ. So, lahat na naman, mga nganay, no? Pero kailangan ko ng kusang disiplina nyo, mga kababayan. Yung mga numero, yung mga taong babakunahan, oh, ibinigay na sa barangay, no? Hinahatid na yan ngayon para ang barangay ipamahagi sa kanilang kani-kaniyang barangay. Oh, yung ibang barangay hindi mabibigyan. Oh, pero kayo pwede bukas, sa isang araw, and so on and so forth. Kaya medyo babagal tayo
mga kababayan. Pero sigurado ako mabilis ang Delta variant, no? Kaya just the same, para lang mapagbigyan natin itong mga to. O, tingnan natin kung anong bago nilang pulisiya. But let me take your attention kung sino ang mga babakunahan bukas ng umaga. Intindihin po natin maigi, ha? Magbasa po tayo. Ha? Magbasa po. Ha? Wag lamang pong titingnan. Basahin po natin maigi, mga kababayan, at kusang disiplina. Babakunahan, first dose, para sa, tingnan nyo po maigi, ha? A1, A2, A3, A5. Okay? Priority groups lamang. No? Para sa Linggo, bukas, alas 7, 8 ng Agosto, alas 7 ng umaga, at alas 7 ng gabi. Ulitin ko po, ha, mga kababayan. Alas 7 ng umaga bukas, hanggang alas 7 ng gabi. District 1, bawal ang walk-in, ha? Bawal ang walk-in. Yan ang sabi nila. Sige. Emilio Jacinto Elementary School, 2,500. Vicente Lim, 2,500. President Sergio Osmeña, 2,500. Francisco Benitez, 2,500. Plaridel, 2,500. Andres Bonifacio, 2,500. Pedro Guevara, 2,500. Juan Sumulong, 2,500. Ramon Magsaysay, 2,500. Moises Salvador, 2,500. Rafael Palma, 2,500. Justo Lucban, 2,500. Aurora Quezon, 2,500. Santa Ana Elementary School, 2,500. Iris, 2,500. Mga kababayan, get a copy of this. Nakapost na po ito. Okay, no walk-in. Okay. So, marami tayong bakuna. Kaya marami tayong bakunahan. Ayan po yung sa araw. Ngayon. Pagkatapos ng alas 7 ng gabi, kaya hindi nyo na kailangan magsabay-sabay, ha? Magtutuloy-tuloy tayo, alas 7 naman ng gabi, hanggang alas 7 ng umaga. Pagbabakuna ng first dose, basahin po natin maigi, ha? A1, A2, A3, A4. Priority groups lamang. Bawal ang walk-in. Simula bukas, alas 7 ng gabi hanggang umaga. Isabelo de los Reyes, 2,000 doses. Holy Trinity, 2,000 doses. Jacinto Zamora, 2,000 doses. Okay? I hope you can get the copy. Basahin po natin at magkusang disiplina. Ayan po. Okay, meron bang tanong ang ating mga kababayan, Julius? Maninibago po sila. Maninibago talaga kayo. Pero yung common question earlier was, may matatanggap po ba silang text? Wala kayong matatanggap na text. Oh, kasi sabi ko sa inyo, oh, kaya kailangan pagka may mema, sagutin nyo agad. Kasi sila yung mga mema, hindi naman taga Maynila. Anyway, we'll see. ECQ, first time natin magbabakuna na ECQ. Kaya mga batang Maynila, huwag kayong manahimik. Dapat mag-demand kayo sa gobyerno. Lalo na, oh. Hindi naman pwede ikailaw. 800,000 na tayo. Eh, ako, may kilala ako dyan. Ibang, ano, na niwala sa one-fourth natin, eh. Yung bakunahan nila. Pero ang bakuna sa kanila, milyon-milyon. O, tayo, panaka-naka. Pero yan, hindi naman pwede itago yan. Pati, pa, ano mga, palagay mo sa, ano, screen.
para sa kapakanan ng mga taga-Maynila. Yung ating data. Itong... yung overall nito. Yung overall. Overall. Hindi yan, yung overall. Yung 838,548 na individual, 666,823 na second dose. Tapos makikita mo, ayan o. No? Tapos ipakita mo, yung dahil sa bilis kilos na ginagawa natin sa bakunahan, marami tayong nababakunahan taga Maynila. Ipakita mo ngayon yung ano, yung chart ng ospital. Yung chart ng ospital. O yan. Kayo na po humusga, mga manonood. Ako, may kilala rin ako syudad eh. Ang infection doon, 5-5, grabe. O, ang baba rin ng vaccination turnout nila. Yeah. So, I'm just saying, mga kababayan, paulit-ulit ko sinasabi, di ba, mga batang Maynila. Vaccination should be faster than infection because I've been seeing numbers, I've been studying it. No? Ayaw ko manghawak ng bolang bilog at huhulaan ko ang buhay ninyo. Huhulaan ko kung anong gagawin na. Kaya importante sa atin, yan, magkaroon kayo ng visual, o balik mo doon. O, yan ay epekto lamang nung marami tayo nabakunahan. O, kaya kailangan bakunahan natin ang maraming tao. Pero para yung mapagbigyan natin sila. O, kasi sabi ko nga sa inyo, huwag natin paglalaro ng buhay ng tao dahil malilin lang tayo. O maliligwak tayo. Ayan. Kaya marami salamat sa inyo mga batang Maynila na bagamat mahaba ang pila pero yan ang resulta. Eh paano pa kung nabakunahan na natin ang lahat? Yeah? Kaya kailangan nyo talaga protection. Basta sa mga darating na araw mag-ano pa ako ng mga data. Kasi science na po yan, specific numbers. Okay. So, baka may katanungan ang ating mga kababayan, and then let's start answering question. Princess Gara. Princess. Hello po, Mayor. Bakit po walang E4 sa mga priority groups? Very good. Now you're watching, Princess. And I like that. Ang bilin po kasi ng DOH, yung bakunang dumating sa atin, donation under COVAX. Ayun lang po ang pinababakunahan. Tama. Ang galing mo, Princess, ha? Napansin mo yun. O, tama yan. O, pag may tagubilin ako, please, sundin ninyo para sa kapakanan nyo yan. Tama ka, Princess. Good observation. Pero yun ay regulasyon nila. Okay. Mula naman sa ating email na vaccineinfo@manila.gov.ph, Joseph Malupa. Joseph. Open pa rin po ba yung nakita ko sa balita na bakunahan ng drive-thru sa Manila? Oo naman. Tapos antabayanan nyo lang, magbubukas kami ulit. Ang bilis eh. No, nagbukas tayo ng 100, Julius, 30 seconds lang, naubos eh. No? But I'm happy ha. Meron ka bang video ng mga tao na ano, na nababakunahan sa ano? Ay, sa mga manonood ng mga nabakunahan sa drive-thru, please comment below. Share your experience. Tsaka lahat yun, ha? Basta apat ang gulong. Jeep, taxi, kotse, it doesn't matter. Delivery van, pwede kayo doon. Okay. Abangan mo, Joseph. Abangan mo. Okay. Sharon Ladiana. Sharon. Pwede po bang malaman ilan ang allocated slots per barangay? Ay, meron po mga 100. Depende sa barangay din, minsan may 200. Pero specific barangay lang muna. Okay. Ay sabi kasi, di ba, nung mga nagagaling-galing. O, yan, tingnan natin. Ngayon kasi, kaya kayo ako, mga kababayan, total, lagi naman kayo nanonood dito. Ito, hindi naman ngayon lang ginagawa ito eh. July 1 of 2019 pa natin ginagawa ito.
pag may mga troll-troll dyan, sabihin nyo totoo. O kayo mga taga Maynila. Kasi buhay natin to sa Maynila ang pinag-uusapan. Kaya, at yung buhay ng mga kapitbahay din natin, na dito sila nagpupunta. Eh, kung mabuti yung lugar nila, eh, ba't sila dito pupunta? Eh, kayo na po mag-isip. Kayo na po mag-usga. Mahirap po magbuhat ng bangko. Question naman po from Marita Moahin. Marita? Pino. Oh, ano yan? Yung journalist? Yes po. Kumustahin ko lang po sana kung gaano karami ang hawak na bakuna ng Manila ngayon. 118,000. Sayang, no? Dalawang araw lang sana yan. Ubus sa atin. I mean, mga dalawa, tatlong araw. 818,000. Kasi isang dumating, 35,000, Marita. 35,000 na bakuna dumating. O, pero yung particular na brand na yon, kailangan din ng particular na injection, saka diluent. Yung bakuna dumating, yung injection, hindi pa o dumarating, saka yung diluent. Natatawa na lang ako misa sa totoo lang. Misan talaga, logic, wala, hindi nabibili sa Mercury Drug eh. O yun, Marita. O, pero yung 118,000, titirain natin. May awan Diyos, loobin awa ng Diyos. So, sa mga kababayan natin, basa tayo, yun. Tingnan nyo yung 24/7, tingnan natin. Offset natin yung kulang. Pero kailangan natin ng disiplina, ha, mga kababayan, ha? Pakita nyo, disiplinado tayo mga batang Maynila. Okay. Karagdagang tanong din po ni Marita. Yung second dose po, tuloy pa rin po, no? Oo naman. Tuloy pa rin, Marita. Ay, Julius, buti pa minsan. Ang gawin mo nga, kunin mo lahat ng data ng buong Pilipinas. Minsan, i-share natin sa taong bayan. Kung ilan na nabakunahan noong buong Pilipinas para makita ng taong bayan. Okay. Buong Pilipinas, ha? Huwag ka ng para walang Malaysia. I-present natin dito. Sige po. Para for purposes of transparency. Tingnan natin. Next question naman po, Benedict. Benedict. Hi, Arnett. Magandang gabi po. Tanong lang po namin kung tuloy pa rin po ang home vaccination. Opo. PCQ. Yes. Benedict, tuloy. Please hold on, Benedict, ha. Kunin mo yung ni Benedict. Baka meron siyang gustong pabakunang bedridden. Tuloy yan, Benedict, tuloy. Kaya lang bukas kasi manganganay lahat. Dahil first time natin, Benedict, na magbabakuna ECQ. Ang ECQ may pit. So, marami tayong adjustment. No? Marami tayong, yung ECQ naman, ikabubuti nyo para sa Delta. Pero mas ikabubuti nyo kapag nabakunahan kayo. So, marami tayong adjustment, Benedict. But we will make sure na mabibisita kayo sa bahay. Dahil, modesty aside, tayo lamang po gumagawa ng home vaccination sa mga bedridden. So far, as far as I'm concerned, sa Manila. Okay. Hmm. Iet Cayetano. Iet. Your Honor, pakilinaw po, may stab po ba ibibigay bawat barangay or basta nakaregister na po? Hindi po, may stab na ibibigay bawat barangay at may color coding po yun. So pwede kayo mangingi sa inyong barangay. Pag wag nyo pong awayin ang inyong barangay chairman, ha? Ako na po nagsasabi sa inyo, wag nyo awayin ang inyong barangay chairman kapag hindi sila kabilang sa araw na yon, sa oras na yon ng bakunahan. Yung stab may oras, yung stab merong lugar na kung saan kayo dapat magpabakuna. Okay. Another question from Marita Mwahe ng PNA. Baka po si Kat-Kat. Ngayon si Marita. saan po ba ang second dose? Wala pa po kasing announcement ng sites for them and what time sila. Wala pa pong second dose. Wala pang due. Wala pang prescribe, Marita. Okay. Rhea Calvin Aklan. Rhea. Paano po ba mag-register sa vaccination drive-thru? Ganito po yun. Kung kayo ay nakarehistro sa Manila COVID-19 vaccine.ph, pag meron nung kaming opening sa drive-thru, magpa-pop out to yun doon, malalaman nyo.
Kaya pwede nyo kagad i-click yung pula. Pag-click nyo nun, labas kagad yun. Reserve na kayo kagad. Okay. Ngayon, wala pa. Inuubos natin yung mga naka-schedule. Romeo Pili Jr. Romeo. Mayor, may tita po ako na senior citizen na COVID survivor. Gusto niya po sana magpapakuna kaso mahina po siya at hindi na makalakad. Bedridden yan. Opo. Ilista mo. Okay po. Si isa si Benedict ba yun? Yes po. Yung merong bedridden. Okay. Mish Aiden CG. Mish. Mitch. Hindi ito tanong eh. Thank you po. Very efficient po ang drive-thru vaccination kanina. 1 hour lang po. Tapos na agad kami. Mababait din po yung mga nag-assist kanina. Salamat naman for commenting. And, you know, appreciation of our small little way on how to be efficient in our vaccination. Thank you very much, Mitch. Okay. Mabasa ka sana ng ulan. Marami pa sana kayong mga katulad mo na nakaka-appreciate. Ha? Jason Teodoro Verceluz. Jason. What do you mean by no walk-in? Are you referring to those who did not receive a text? Yes. Wala kayong marireceive na text at all. Except kung second dose. Pag second dose, definitely may marireceive kayong text. So, as far as the ECQ is concerned, ito muna ang pulisiya natin starting tomorrow. Okay. Christine Grace. Christine? Yes. Mayor, pwede po ba i-transfer yung slot sa drive-thru vaccination slot? Paanong i-transfer? Siguro, ako po, kunwari, ako po yung naka-receive ng... Hindi po. Oo, kasi ang mangyayari po dyan, alam ko, Christine, maganda ang intention mo. O bakunado ka na somewhere else. O baka sa ibang lugar natin sa Maynila. Pero pag ginawa natin yan, maraming magbebenta ng slot. Yan yung iniiwasan natin. Kaya nga gusto ko ng walk-in eh. Kasi pag walk-in, anybody, hindi niya kailangan makipagsingitan. Hindi yan ang hindi naintindihan ng ibang tao. Pagka walang walk-in, malamang niyan sa hindi. Magkapaboran, magkabilihan, ha? Magkabayaran. Ikaw na lang muna pabakuna. Magkano? 1,000. Okay na. Yan. Magkakabentahan yan. Kaya hindi namin inaalaw yun. Pag hindi kayo schedule, hindi po kayo tatanggapin doon sa pila. So, ito naman yung ginagawa natin. Ayop yan, yung mga media. Sila Marita, Muay, sila Kat, nanonood. Yan yung sinasabi ko. Kapag yung mga scheduling nabebenta, hindi dumarating, ilan ba nahuli na natin binibenta yung kanyang pila? Para sa embassy, sa US Embassy, di ba may pumipila ron, nagpapabayad? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kasi minsan, rin yan mga kababayan, kung makikinig lang kayo. I grew up in the street. Alam natin yung gagawin ng mga tulongges. But then again, sige. Bilang pakikisama. Tingnan natin. Basta hindi tayo titigil, mga kababayan. Hindi naman perfecto sistema natin. Katulad yan. Mapagbigyan sila. Sige. Hindi ko alam kung gusto nyo nang bumagal talaga bakuna o gusto natin bilisan yung bakunahan. Hindi ko maintindihan dito sa mga to. Di ba? Ang pinapansin yung kung yung problema, hindi pinapansin yung resulta. Pero at least napakita ko na sa inyo kung ano epekto. Tingnan niyo yung isang syudad na yon. Konti lang binakunahan, kita nyo yung kaso sa kanila. Ilan na namatay sa kanila. Follow-up question siguro from CNN po. This was CNN. Asked sa akin po earlier sa isang interview pero baka pwede rin daw itanong po dito. May update po ba tayo sa investigation regarding sa alleged sabotage? Nakita na sila kung saan sila sumakay, saan sila dumaan. Iniimbestigahan po ng polis.
Dahil nga puro CCTV sa Maynila. So, iniimbestigahan sila ng pulis. Ayaw ko lang silang pangunahan. Okay. Yung mga nagsabotahe. Okay. Daffodel Profugo. Hi po, Mayor. Yung second dose po ba secured na sa mga nagpa-first dose? Daffodel? Yes po. Daffodel, huwag kang mag-alala. Yes. So far, nakatago. And I'm pretty sure Sinovac yan siya. Most likely. Don't worry, Daffodel. Okay. Maria Mercedes Pascual. Maria Mercedes. Maraming salamat po, Yorme. Kanina po nagtatawag ang barangay namin para magbigay ng stab sa mga senior. Malaking tulong po ito. God bless. Okay. Basta ako, mga barangay chairman. I believe in you. Huwag niya natin pagkakitaan itong stab. Tumulong na rin kayo. Total, matagal na namin kayo nakakatulong. Okay. Thank you, Maria. Irene Benviaje. Irene. Paki-ask po, paano po yung hindi taga Manila pero working in Manila? Saan barangay po sila pupunta to get wala pa ho, para sa inyo. So, right now, puro kasi Manila. Kasi wala naman trabaho ngayon eh. Di ba yung ECQ? Ako pati ikaw, napao. Eh, kayo talaga mga bata. Kita mo, nagulat ka. Kasi wala naman trabaho. Hintay lang natin, Irene. ECQ. Pagka-open na yan, titirahin natin yan. Tutulong tayo. Eh, isang bangka lang tayo. Pag nabutas ang bangka natin, sama-sama tayo sa paglubog. Okay. Ina Antoinette Fabiliar. Ina? Yes po. We were vaccinated during the launching of Manila's first drive-through vaccination site. Thank you, Manila LGU staff and medical team. Sobrang smooth, organized, convenient, at ang bilis ng process. So, nandun po siya sa inauguration. I'm happy for you. We're very happy to be of service. Oh, maraming salamat sa ating sa MDRRM. Huwag po sa akin. Ako, nagdi-design lang. Ako, nag-iisip lang. Tapos, po-formulate. Tapos, tawag kagad yung mga head of agency. Tapos, implement. Tapos, try kagad. Pag nadapa, palitan. Try ulit. Oh, pag successful, palakiin. Okay. No worry. Thank you very much for your appreciation, Ina. Mabasa ka sana ng ulan. Princess Elevera. Yung Princess. Sa drive-thru po ba, may stop din po ba na manggagaling sa barangay? Wala. Sa sistema po natin, nakakatanggap po sila ng text. Pag due na sila. Okay. Pati yung second dose nila, nakakatanggap sila ng text. Okay. Question from Pat Santos. Oh, si Pat. May mga sumbong na yung mga hakot ng barangay chairman ay maaring singitan ang pila. Paano ito may iwasan sa 24/7 vaccination? Pat! May stab tayo. Kaya may stab eh. Kaya may stab. O di pagka hindi inaano ng barangay chairman at alam mo nyo na gagawin nyo, Pat. Ayaw natin makipag-chismisan, Pat. Basta tayo, may sistema, may countermeasure, and countermeasure. But it's not gonna be a perfect system. May mga talipandas talagang tao. Di ba? Uy, bugaw. Uy. Ay, este, hindi, langaw pala. Bugaw. Okay. Oh, hindi mo na mabasa, lumabo na rin mata nito. Wala ka rin tulog, ano? Ram JC, paano? Kung maintindihin nyo, walang tulog. Ang intindihin mo, walang gising. Sakit sa katawan. Okay. Question from Ram JC. Paano Ram? Po yung mga... Ram, paano po yung mga Grab driver? Ay, pwede kayo dun. Nako, Grab driver, pwede kayo dun. Hindi lang muna motor, ha? Pwede kayo dun. Sa ano, pag nag-issue, pag kasi tinatapos natin yung mga nauna. Kawawa naman yung mga nauna. Maabilidad 'yun eh, di ba? Okay. Sagot na to kanina eh. Ay ito. Frank Zaide. Franz. Paano po yung mga hindi nakapunta sa schedule ng second dose ng Sinovac? Saan po ang next sked? Antabayanan mo lang, Franz. Kapag meron tayo ulit prescribed period, ay pwede ka na sumabay doon, Franz. Okay.
Kanina may nakita akong tanong eh. Pero bakit daw po wala pong ano, yung diluent tsaka yung pang-injection? Hindi ko alam. Oo. Basta sa press release, lumabas na yung bakuna. Eh kaya lang yung particular na brand na yun, may particular na needle. Hindi rin pinadala. Oh, tsaka yung diluent. Diluent. Oh, basta yun. Gusto ko istroy na lang yun. Bakuna. Kasi yata ay straw. Hey. Okay. I think nasagot na po lang ito kanina eh. Yung ilang stab kada barangay. Ay ito, China Gonzalez. China. Well, accountability po sa part ng barangay ito. Paano po masisigurado na walang bentahan ng stab na magaganap sa mga barangay? Well, accountability po ng barangay yan. Ngayon, pag nakita nyo nagbebenta, i-report nyo kagad sa pulis. Iho-hoyo ko yan. May batas po sa Maynila, bawal po magbenta at makinabang sa bakunahan. No, but again, hindi po perfecto ang sistema natin. O, kaya kailangan kayo maging vigilant. No, vigilant sa abuso. No. Ay, bugaw. Ay. Okay. Langaw pala. Edna Cervantes. Ayer Magal PM po. Under A3 category po ako. Nakatanggap ako dati ng text ng schedule ng vaccine pero hindi ako nakarating dahil namatay ang mother ko that time. Now gusto ko na po magpabakuna kaso wala pong text. Ano po dapat kong gawin? Wala po kayo matatanggap na text sa mga darating na araw. Kasi may na-adapt tayong bagong sistema. Kawawa naman. Ito, AP Antolin. AD. Good evening, Yorme. Paano po kaming mga career rider? Wala pa kaming first dose. May vaccination, may express vaccination po ba ulit? May awan Diyos. Antabayanan nyo lang. Gagawa tayo ng paraan. Mahirap lang kumilos ngayon, ha? Kasi ECQ. Okay. Kasi yung, ano, click and post. Ay, sorry. Ayan. Jingjing Martinez, kailan po ulit yung first dose na one-time injection lang? Ah, yung Johnson & Johnson. Wala po. Ang tabayanan mo lang, Jing, pag meron. Tabayanan mo lang. Pero maganda yon, Jing. Tama ka. Isang turok lang. Ako, dalawang turok. Eh, takot nga ako sa injection. Jay Aguilar, may plano po ba ang pamahalang lungsod ng Maynila na mabuli ulit ng bakuna? Ah, meron po, parating na po nung ano. Matagal na po tayong bumili. Dumating na po nga yung konti. Yung AstraZeneca natin. September po darating yun. Matagal na po tayong bumili. Nakabili lang tayo ulit. Tayo lang po sa buong mundo. Ang mapalad na nagkaroon ng 400,000 na bakuna. Na-deploy natin ng 4.5 days. Yung 200,000. Kaya, may awan Diyos, may awan Diyos. Ang tabayanan mo lang. Okay. Sunod. Melanie Kasika Badal, Yorme, flex ko lang po ang vaccination sa school namin sa Juan Sumulong Elementary School. Maganda po ang daloy ng vaccination nila at maayos. Thank you po sa mga frontliner at sa barangay officials ng 352. Mabasa ka sana ng ulan, Melanie. Pero tingnan mo, pag tinanong mo yung mga taga Maynila, ano naman sila, matsatsaga, no? Kanina may nang-away pa Maynila. Kanina may nang-away ng troll eh. Oh, may troll na. Ay, bugaw. Ay. Ito ay langaw. Itong binubugaw ko lang yung langaw. Oh. Eh, yung mga langaw kasi, kailangan mo binubugaw mo yan. Eh. Oh. Langaw dito. Kapit ng kapit sa matamis yan eh. Yung mga langaw. Alam nyo ba yung mga kababayan? Na kapag may matamis, langaw ang kumakapit. Oh, kaya dapat 'yan bugaw. Ay, binubugaw ninyo. Oh. Yeah. Okay. Yo. Ay, Tom, may birthday ano po tayo. Kong Kong, yung name niya sa Facebook. Nakapag-vaccine po ako sa drive-thru kanina, birthday ko po, sakto first dose. Thank you po sa staff at medical team, kinantahan pa po nila ako ng happy birthday. Thank happy you birthday ko. Happy birthday sa iyo. Oh, masaya ako. Mabasa kayo ng ulan. Yung mga pumapasok dyan na bayad, ano yan?
bayad. Ano, binabayaran ba? Oh, bayad ba? Ganun. Oh. Oh, ano ba pecha ngayon? Anong pecha? August 7, Saturday. Ah, malayo pa sweldo. Oh. Huwag kayong papayag, mga kababayan, sa lungsod ng Maynila. Huwag kayong papayag, paglaban ninyo. Tayo-tayo to, mga batang Maynila. Huwag kayong papapekto sa mga yan. Focus tayo. Focus. O sila, ano na sila, ang poon nila, iisa lang. O, ako, ano, tayo ilan tayo? 2 million tayo. Ay to, Kianci, paano po yung sa night vaccination kung mayroong curfew? Wala po, excuse po kayo. Tama 'yon ha. Good point iyan. Very basta tama 'tong katanungan natin. Very good point iyan. Papakita mo 'yung stub, 'yung QR code mo. Papayagan ka ng lespo, papayagan ka ng barangay. Very good point iyan. Very good point. Thank you. Okay. Jonil, Mayor, if ever hindi maubos yung vaccine sa mga vaccination site, mag-a-add po ba ng additional numbers na ibibigay para sa mga hindi nakakuha? Well, that remains to be seen. We'll see tomorrow. First day natin tomorrow, first 24 hours. So, ibig sabihin, run the clock na yung ano. Okay. Habang ECQ, pipilitin natin ha. Kaya nga nagpapasalamat ako sa tumugon doon sa panawagan kong bayaniya sa Maynila. At in fairness, Julius, ha, ang daming mga taga Metro Manila, hindi lang taga Maynila, ang daming taga Metro Manila na nagbo-volunteer sa Maynila. In fairness, nakita ko na yung mga address nila. Thank you very much. Ayan, mga batang Maynila. Naging mabuti tayo sa kapitbahay o sila nagiging mabuti rin sa atin. Kapag mabuti ang tinanim mo, mabuti rin ang anihin mo. O, pagmamahal ang tinanim mo, pagmamahal din ang anihin. O, kaya sinasabi ko nga sa inyo, huwag niyong hayaang manahimik dyan. O, pag yung mga langaw na to. Ang kulit eh. Ito. Bella Perez. Buga mo. Bugawin mo. Ayan, wala na. Umalis na. Okay. Bella Perez, sino po yung vlogger na tinutukoy nyo sa isang radio interview last time? Ay, wala naman. Okay. How do you like your coffee? Pula nga, black. I want it black. Oh, wala na akong pick-up, so naubos eh. Titirahin na lang kami. Ano pa tanong? Magtanong na kayo mga kababayan kasi may bago tayong gagawin bukas. Ako, pinaliwanag ko yung simple para hindi na kayo malito. Pero magaganda point ng ating mga viewers, ha? Magaganda yung kanilang ano, ha? Mga point of view and mga inquiries. Dario Mamites. Dario. Mayor, Batang Manila ako. Pwede ba dito ako sa probinsya na magpabakuna? Opo, pwede dyan. Kung meron bakuna dyan. Ah, okay, okay. Pwede dyan, Dario. Pwede naman. Tatanggapin kayo dyan. Katulad yung mga taga probinsya, taga Mindanao, pumupunta rito. Kaya nandito na sila. O, tapos na lockdown pa, na ECQ pa. Bakunahan natin sila. Karapatan nila yan eh. Bilang Pilipino. O yakapin natin sila, iparamdam natin sa Maynila may pagmamahal. Hindi sinusuntok, hindi inaaway. Basta sa Maynila, minamahal lahat. Yun lang naman ang importante dyan eh. Yung pakita mo yung salitang malasakit, hindi sa salita. O, kundi sa gawa. Kaya maganda yan, Dario, pwede ka dyan. At the same time, yung mga taga, liba, taga Cebu, mupunta rito. Nandito sila, na-lockdown. Babakunahan na natin. Kaya bilhin ko yan sa mga chairman, tanongin mo lang kung sino pa hindi bakunado. O yan, bakunahan natin sila. Pamigay mo. Kasi the more you protect your barangay, the better for you. Eh, yung katabi rin ganun. Eh, lahat tayo ganun ang ugali. O, di ubos na natin. Actually, more than 70% na tayo sa first dose. Sa target. Pa 80% na nga tayo.
Tansya ko mga 80% na to. Okay. Oo, tansya ko. Julius, kwentay mo nga. Pag ano, sa target ha, sa qualified. Kasi ang target qualified sa atin is 1,065,149. Based sa latest census? O, 2019. Kasi ang qualified is 18 above lang. Di ba? Pero sad to say, ha, marami na nagkaka-COVID na mga bata. Ha. No, pinag-uusapan pa po nila. No, okay. Yung 0 to 17. Ngayon nagpapasalamat, Dang Kapulong. I think employee siya sa tourism eh. Sa si Didicam. Salamat po Mayor at MHD na bakunahan na po ng first dose sa bahay nila ang sister ko na dialysis patient. God bless po. Salamat sa MHD. Yun. Uy, ba't nandito pa yung mga t-shirt ng vaccination sa mga nanalo kapon? Ay, hindi pa ata na. Sabi ko kayo pa, yung bigay nyo na natin. Okay. Marvin Peralta Rivero. Marvin. Paano po yung mga nangungupahan lang? Kasama po ba sila sa maaaring mabigyan ng staff? Opo. Lalo nandito kayo eh. Huwag kayong mag-alala, Marvin. Okay. Basta lalo nandito kayo, tutulog kayo rito, nagtatrabaho kayo dito. Kasi, taga Maynila kayo. Kahit Cebuano kayo. Ilonggo, Oriwaray, Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Dicolano. Diba? Muslim. Nandito lahat eh. Babakunahan natin. Basta nandito. Kasi yun ang mabisa. Dahil hindi naman sinasabi kung ano salita mo. Magkaiba salita ninyo o dialect ninyo. Hindi na kayo magko-COVID eh. Diba? Ito. Tao ang hinahawaan. Tao ang ililigtas. Ang tao malaga. May isang comment po dito, Jessica C. May mga pasaway pa rin, Yorme. May ilan akong nababasa sa comment section na pinapupunta yung ibang tao. Matanda pa nga yung isa kahit wala silang stub. Pinahirapan pa yung mga tao, lalo na yung matandang maayos nagtatanong. Oh, see? Oh. Sino ba ang may gabayan? Pag hindi nyo minahal ang mga matatanda, ha? Eh, tanda nyo. Tatanda din kayo. Kung ano tinanim nyo, aanihin ninyo. Kaya tayo mga bata, iparamdam natin ang pagmamahal sa matanda. Respeto at paggalang. No, kung wala ka nun, eh, para mo na rin binastos, binaboy, at isiniwalang bahala ang nanay at tatay mo. At pag yun ang nangyari sa'yo, oh, wala ka ng pagkatapon. Ay kaya hindi nyo mapapansin, no? Oh, ang tanging pinagugutan ko ng ngiti rito pag nakakita ko, oh, 32 million na napamagay natin na pera sa mga senior citizen. Masaya-masaya ako. Uy, 800 na senior citizen, nanay-tatay na senior citizen, may cake. Masaya ako. Kasi konti na lang yung buhay nila sa mundo, eh. Konti na nga lang yung birthday nila, konti na lang yung nalalabing buhay ng mga lolo't lola natin, mga nanay tatay natin. May paramdam natin sa kanila na tayo mga bata may pagmamahal sa kanila, pag-aaruga sa kanila. Kaya sa Maynila, ako yan ang ano ko. O, pinag-aaral natin yung bata, ginagamot natin may sakit, inaalagaan yung matatanda. Yeah. I mean, tatanda rin tayo. O, unless... Dahil sa sobrang sama ng ugali mo, nagka-COVID ka, Delta pa nakuha mo, goodbye ka na. Ayokong isipin yun. Basta ang isipin ko, mailigtas ko kayo lahat. As much as possible. Kung hanggat kaya natin. Okay. Ito, all caps tong tanong. All caps? John Concepcion. John. Paano po babakunahan ang mga taga-ibang lugar na na-lockdown sa Maynila kung mismo sa bawat barangay ay limitado ang pagbibigay ng stub sa vaccination? Tama ang observation ni John. See? Oh. Every time we move, everything that we change, lagi may repercussion. Tama si John. Yeah. John, abangan mo yung ano, yung mga magagaling doon. Kasi wala naman sila sa field eh. Ayan, katulad niya si John. Alam mo, tama to. Ha? Tama si John Concepcion. See?
hopefully, makakuha ka ng unlike kung open policy, mahaba pila. Mahaba pila. Pero limang buwan natin ginagawa yun. Successful naman. Okay, ala, siyempre, para sirain, sasabutahin. O pag sinabutahi, ako ba ang naapektuhan? Tuwan-tuwa naman kayo. Yung mga sa sweldo na ng akisi. Sweldo na. Kapit na. ECQ ngayon. Pero tingin ko, alam mo, Julius, feeling ko alam na ng tao. Feeling ko lang alam na ng tao. Noong 2016, nakalusot sila. Pero ngayon, feeling ko alam na ng tao. Basang-basa na ng tao. Lalo na yung mga mga pangalan tao, hindi ko maintindihan. Pag tininan mo yung mga account, ala, nga. Pero feeling ko, Julius, alam nyo na rin kayong mga bata. Hindi naman tulungi sa mga taga-Maynila. At saka mga tao. Medyo basang-basa na nila. Okay. Ano yung mga hashtag ninyo? Ano? Pikit? Inggit? Ano yun? Pag-inggit, pikit. Parang ano na lang, hayaan mo na lang. Parang hindi okay. Na kailangan pa pag-inggit ng tao. Alam ko yung salitang inggit, alam ko salitang pikit. Pero parang mo pagsasamahin yon in that context. Pag nainggit ka sa ano, kung anong meron yung isang tao, parang wala namang reason para pag-initan pa siya o kaya siraan. Ano na lang, hayaan na lang. Natatawa ako minsan pag binabasa mo. Nakatawa ang mundo ngayon. With all the problems in this world. Meron pa ba? Ako, mahaba oras ko. Todits ako. Daming ka lang eh. Pero yung iba po dito, nasagot na. Tapos biglang may magpapapap na bago. Ito ngayon, may bago po. Okay. Lydia Basaysay. Lydia. Good evening po. Is there another schedule in UST for those who registered on that date it was announced? Wala pa po. Kanina po, in-announce ko na po yung mga bakunahan. Ayun po. Meron tayong pang umaga. Meron tayong pang gabi. 24/7. Okay. Aling Lydia, tingnan niyo mamaya. Yan naman 'to. Ano tawag niya? I-repost niyo? Apa. Tingnan niyo po yung meron doon nakalagay kung saan yung mga vaccination site. Actually, ngayon naka-post na, 'di ba? Kung saan yung mga vaccination site. Okay. Ayuda, kailan daw? Ayuda. Ay, kakatapos lang ng meeting natin. Maganda yung tanong niya. Sino yan? Nag-scroll up, sorry. Wait lang, nag-scroll up agad. Anyway, yung Ayuda, dumating kahapon, tapos, hindi po totoo yung Sabado, lalabas ka agad. Sabado, walang bangko. Linggo, walang bangko. Lunes, ipoproseso yung papel. Baka Tuesday o Wednesday, abangan ninyo. Ay, ito, yung nag-comment po niya, Jovalin Armas, pag may inggit ka sa tao, pikit mata ka sa magubuting ginagawa niya. Walang nakikita kundi yung pagkakamali ng taong kinainggitan. Ayun pala yun. Sino yan? Si Joanne? Thank you, Joanne. Okay. Veno Lucas, my hashtag is... Jello. Sorry, di ko pa... Hindi, okay lang, wag na. Pakaawayin ako. Ito. Neil Louis Villar. Totoo po ba yung free swab test sa Santa Ana Hospital? Apo. Sino yan? Neil Villar. Neil Villar. Totoo po yun. 140,000 na kami. Plus. Libre po yun. Wala pong Toscas. Okay. Pwede rin po kayo drive-thru ha. Sa Luneta, swab. Pwede rin po yun. At sa 6 na hospital natin, libre po lahat ng swab. parang ano lang, mabawasan ko yung gastos nyo, maibisan ko yung mga tustusin ninyo, magkaroon kayo ng kapanatagan. Yes. Okay na po tayo. Puro mga ano na. Ano na away sa mga troll. Bangon, Maynila! Labanan nyo yan! Mga batang Maynila, sugod! At yung mga taga Metro Manila at buong bansa. At buong mundo.
Oh, anyway, basta huwag tayong mag-aaway. Huwag tayo mananakit ng kapwa. Hindi tayo habang buhay. Nasa gobyerno, hindi tayo habang buhay, nasa pwesto. Ang importante, mga batang Maynila, sa maliit naming kaparaanan, ni Vice Mayor Hany Lacuna, basta kung kayo kumakayod, yung mga mahihirap kumakayod 24/7, tayo kakayod din 24/7. Kung kayo mabilis kumilos, bibilisan din namin ang kilos namin. Sa maliit naming kaparaanan, pipilitan namin maging mainam, masinop, at epesyente kayong paglingkuran. Hindi tayo hahawak ng bolang bilog at uhulaan ko na lamang kung anong gagawin sa inyo. Hindi po. We will approach it surgically, and what matter most is the objective. The objective is to vaccinate people. At nakita nyo naman kanina, kung kanina pa kayo nanonood, ipinakita ko sa inyo yung epekto. Yung magandang epekto ng bakunado. So muli, magandang gabi. See you tomorrow. Mag-ingat kayo, pumasok kayo sa oblo. Pag wala rin mo kayong gagawin, ACQ tayo. Tisin nyo lang, patuloy namin kayong update. Ha? At bago kayo matulog mamaya, mga kababayan, o lalo na yung mga nakakuha ng condominium kanina. At two bedroom. Sa lahat ng mga naalala nyo nagko-comment dito, humihingi paano mag-apply. So na yung mga nag-apply, o binunot natin kanina yung mga application, 80 na raffle na condominium, 42 square meter. Masaya ako para sa inyo. Ha? Maligaya-maligaya ako. O doon naman sa mga naiwan doon, huwag kayong mag-alala, gagawa pa tayo ng maraming condominium. Yung mga susunod natin gagawin, 20 story na. In-city vertical housing program. Hindi tayo magpapapigil. O sapagkat, ano man ang suliranin natin, mga kababayan, ano man ang kinakaharap natin, life must go on. Kapit lang, tuloy lang. Sa Maynila, may gobyerno. I will be with you. Magiging kaagapay nyo kami. Ngunit, humihingi ako sa inyo ng kusang disiplina. At ngayong gabi, bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Diyos. Ano man ang nasa harapan natin, kahit na marami tayong hinahanap, kahit na maraming kulang, pagpasalamat natin kung anong meron sa harapan natin. At buhay pa tayo. Habang buhay, may pag-asa. Walang bibitaw. At ipanalangin natin ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon Diyos. At ang kanilang mga mahal sa buhay ay mabigyan ng katatagan sa inaabot nilang kalungkutan ngayon. Panalangin natin ang mga mahihirap. Ayun man lang, tulong na natin sa kanila. Isama natin sila sa panalangin na sana umangat na ang katatayuan nila sa buhay. No? Mga kababayan, ano man ang inyong reliyon? Magsama-sama tayo. Basta naniniwala kayo na ang poon nasa itaas, ha? Ang Panginoon nasa itaas. Nasa langit. Ha? Na sana matapos na itong pandemya ito sa syudad natin, sa bansa natin at sa mundo. Mag-iingat kayo, mahal ko po kayo mga kababayan. Hindi ko kayo iiwan. Pero kailangan nyo rin mahalin ang inyong sarili. Pag-ingatin ang inyong sarili. Sa nanay ko, Nanay Chayong, nasaan ka man ngayon, alam ko nasa langit ka. Masaya ako, nakita mo, natupad natin yung pangarap nyo ng papa ko na magkaroon tayo ng sariling bahay. At ngayon, birthday mo, tinupad ko yung pangarap mo tulad ng pangarap ng ibang nanay at tatay o mga magulang na gusto rin magkaroon ng bahay. Happy birthday sa iyo. Chayong, ha? Happy birthday. I hope you found your eternal peace. Kasama ang papa ko at saka lolo ko. So, mga kababayan, magandang gabi po. Continue to stay tuned.
to be updated in real time here in our Facebook. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.